akin kasi yung pinapakita nitong conflict between Ukraine and Russia, parang pwede natin siyang maihalintulad. Pwede natin siyang maihalintulad sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Isang maliit na bansa na ang karatig na malaking bansa ay meron siyang conflict. Pero pinapakita ng Ukraine na kaya niyang ipaglaban yung isang rules-based na pakikipaglaban ng kanyang karapatan dahil strong yung kanyang relationship with the allies. Nandiyan yung US, nandiyan yung European Union, nandiyan yung iba pa niya pang mga allies na yun yung nagpapalakas ng kanyang loob. Na dahil nasa tama siya ay hindi siya magpapatingin. Doon sa NATO. Yung NATO kasi ang isa eh. Ano professor, tama ba? Babasa ng kasaysayan eh. Kasi yung Russian state, ang pinanggalingan niya yung Ukraine. Alam mo, ang kanilang puso ay they beat us one. They have the same language, they have the same religion, they have shared history. Pag hindi nila alam yan, hindi nila maintindihan ang damdami ni Vladimir Putin. So, parang yung kanilang attempts to expand yung NATO eastward, no, towards Ukraine, it's like putting missiles in Cuba. Hindi niyo pa matatandaan yun, hindi pa kayong dalawa buhay, ano. So, bakit pwede mangyari yun? Tapos ngayon, hindi pwedeng, ano, ba't hindi nyo na-understand si Putin? Ako, marami na naman magsasabi na Russophile ako, that I love Russia. No, I'm a social historian. You know, pag-aralan mo ang lahat ng motivation nitong mga actors na to, para naiintindihan mo, no, ang West, ang nag-create ng crisis sa Ukraine, sila yung nag-create yan. Hindi si Putin, hindi kumikibo si Putin until they moved in Europe. Yan itong kundos sa NATO. Yung NATO kasi ang isa eh. Ano, professor, tama ba? Yeah, but NATO is dead. Hindi nga ako nagsabi nung si Macron tsaka si Draghi ng Italy, no? Meaning, mabuti nga ngayon eh. Parang nare-revive siya dahil nagyayari sa Ukraine eh. Di gusto niya gumawa po siya. But NATO is dead. Wala naman siyang pinangangalandakan niyang thousands and thousands of army. Even yung Europeans, alam na wala sila noon. So, ano yung ano, para sila nag-aalasanga noon dyan eh. Wala naman. So, ang sinasabi mo, ang tingin mo rito, ang US at kaalyado ng US, yan yung nambubuli nung araw pa kay Putin sa Russia. Kasi hindi ba, kawawa naman din ang Russia nung nag-unravel siya at wala ng USSR. So, bigyan natin ano, daan yung damdamin nung ano, na hindi na siya superpower, bagamat nuclear power pa rin siya. Tapos, sinund mo pa siya, susundutin mo siya pa sa Ukraine. Tignan mo yung mapa eh. Para yung Cuba vis-a-vis sa US, yung Ukraine mapa vis-a-vis Russia, no? Pag hindi natin alam yung kasaysayan na yan, maling-mali yung ating remarks about what is happening. And I don't think Putin will go to Kiev and invade Russia, Ukraine. Ang dami niyang mawawala, no? And yung mga sanctions na sinasabi nila ngayon, agad to si Boris Johnson, ano? You know, para malimutan ng mga tao, nagparty-party yung kanyang mga kaalyado, okay. You know, sanctions work both ways. Ano yan eh? Parang punyal yan na dalawa yung kanyang patalim eh, both sides. So, sige sila, mag-sanction sila. At saka yung sinetreten nila yung na sila mismo magsasara ng taps from the gas, di sila yung manginig sa winter pa sa kanila eh. Yung gas nanggagaling sa Russia eh. So, ano naman na karapatan nilang sila yung magbanta na sila yung magsasara ng gripo. Hello? Tama. So, lumalabas kaya pala ganong kalakas din ang loob ng Russia dahil alam nilang sa kanyang paniwala ay tama sila. Sila yung binubuli ng ng ibang mga bansa. Kaya yung posisyon niyang pasukin itong Ukraine, anong ibig sabihin nito? Magtutuloy-tuloy kasi ang report nga, Professor, mayroon dalawang lugar na identify na maraming Russian ang nakontrol na o napasok na ng Russian troops, ng mga sundalo ng Russia. Yun ang report. Ang tagal-tagal na namang nandun yun eh. Yan yung grupo sa Ukraine na talagang pro-Russia kasi they are Russian-speaking. Yes, yes. At ang kanilang mga kamag-anak nasa Russia, no? Parang kadugtong niya ng Russia. So, ngayon ginagawa nilang issue. Russians had been there or Russian-speaking Ukrainians had been there. So, yung ano, pag-recognize ni Putin sa Luhansk at saka sa Donetsk, wala namang katuturan yan eh. Sino ba naman magre-recognize? But the best part about Putin's strategy is he will keep everybody on war footing. Hindi ba, no, isang araw sinabi na medyo umatras na yung nasa Belarus. Kasi yun, tignan mo yun, nasa North eh.
at saka yung some of the 100,000 or so soldiers dito sa may Ukraine border. But you know, ano card ni Putin yun eh. Yung Putin is master strategist, no? Kanya nagkakanda ano yung mga nasa Washington DC because hindi naman sila nagbabansa ng istorya. Di ba? It's like, kakaalis mo lang sa Afghanistan dahil hindi mo naintindihan ng Middle East, ang Iraq and Syria eh. O, ayaw ka na naman. Andiyan ka na naman sa Ukraine, sasaw-saw ka. And remember, Biden said so many, many times, the best the U.S. Meaning, the U.S. will not put boots on the ground sa Ukraine. Yeah, a few thousands andiyan sa Poland, na layo-layo ng Poland. Kung hindi sinave ni Putin si Assad, again, kasaysayan, no? Pag hindi po tayo nagbasa ng kasaysayan, yung mga ang dami-dami mga sinasabi dyan, please shut up already, no? Basahin niyo muna po ang kasaysayan. So yun nga, Russia talaga ang tumulong sa Syria. Kung hindi, di tapos na yan. So ngayon, parang ang Russian government naman o president nila ay tumutulong or sumasang-ayon naman sa galaw ni Putin. So parang nagkakampihan. Ano-ano mga bansa sa Middle East, Professor, ang sa tingin mo ay papabor kay Putin? Sa Russia? Ang dami kasing mga salawahan ba? Tingnan mo, Turkey ngayon ay kinondemn na yung recognition, ano? Salawahan ng Turkey, pero dati, sila sip-sip din siya kay Vladimir Putin. Pero let's pay attention sa ginawa ni Putin nung Winter Olympics, di ba nandun siya? Yes. Nila, China. Not China. Only did they, strategic partners kasi yung dalawa, strategic partners, meaning, they train and exercise together ang kanilang mga military, no? Patuloy yan. Not only that, they signed a multi-year, parang 30-year agreement na ang Russia magpo-provide ng gas sa China. You know, which means, kaya pagkatapos ng si Xi Jinping already declared na nasa side siya ni Putin dahil sa Ukraine. Kasi tandaan nyo yung Taiwan, ganun din yung istorya. No, nakikita nyo yung parallelism, no? Yes. China cannot but side with Putin in regard to Ukraine. So, dahil dyan, Professor, nakikita mo ba na gumalaw or baka gumalaw ang China para kuhanin Nobody din ang was, Taiwan? No. Na Taiwan? Nobody ay pasok nila ang Taiwan? War, no? Umaahon pa lang tayo sa pandemic eh. Nobody wants to go to war. No? And siguro tama yung niyo ni Jade na baka nga tumaas yung araw-araw nga tumataas yung gasolina. Oo nga, pure. Ano pa ba yan? Yes. Ukraine or no Ukraine, araw-araw tumataas, diba? Lalong tataas nga yan. Anyway, Professor, sandali ha, si Jade, may mga siguro dagdag na tanong sa inyo. Yes, Professor, tama ho bang sabihin o magiging konklusyon na lahat ng pinapasok ng Amerika, tulad ng nangyari dito sa Russia at Ukraine, ay nagkakatensyon, nagkakagulo. Kasi may kahalin tulad ba ito sa nangyayari din dito sa West Philippine Sea? Kasi yung Amerika, dati wala naman silang pakialam sa atin, di ba? Hingi tayo ng hingi ng tulong sa kanila dahil nakikita natin, nagbi-build up ng katakot-takot na artificial islands sa China. Kumibuti pa sila, hindi sila kumibo. Itong last na lang sila kumibo nung nakita na nilang natatag yung bakit natatag yung 7 artificial islands? I'm sure kitang-kita ng satellites nila yan. Nakikita nga nila yung plate number ng kotse, ba't hindi nila makikita yan? So, alam nyo, again, kasaysayan na naman, Ngayon lang naman nagsasalita-salita yung US dyan sa South China, si Daphne on humihingi tayo ng tulong. Hindi siya tumitinag kasi ang layo-layo ng South China si sa kanya, hindi nga niya alam kung nasan yan eh. Di ba? Si Trump ka, hindi alam yung Philippines kung hindi siya naging presidente. Diba? Sa ngayon po, Professor, dahil nandyan na po yan, nagkaroon na po ng tensyon. Actually, sa ngayon, may mga lugar na dyan sa Ukraine ang nasasakop na ng Russia. May magagawa ba ang ating bansa, maging ang Pangulo? Dahil sa mga nakaraang mga taon, nakikita natin na ang Pangulo at si Putin ay magkasama, magkaibigan. May magagawa pa tayo na hindi tayo totally na direktang epekto na lalala pa tulad dito sa oil? Well, siguro ang statement sa atin is let diplomacy work, you know. At saka hindi naman totoo ang Russia nasa Ukraine, no? Ang Russian separatists, yung mga gustong sumanib sa Russia, nandun sa southeastern, tignan mo yung mapa, dun sa tinatawag na Donbas area, yung Donetsk niya, saka Luhansk, no? Andun talaga, they've been there for centuries, no? Ba't nila ginagawang issue ngayon? Of course, nag-move ang Russia, sabi niya, sige, lalagay ako ng peacekeeping forces doon.
I mean, pag, bakit pag US ang gagawa nun, okay. Pero pag si Vladimir gagawa nun, hindi. Diba? Naging patas sila. Oo. Oo, kasi nga, Professor, eh, direktang, pinaka-direktang epekto talaga nito is yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Eh, sa yung mga nakaraang mga panahon, nag-uusap kami ni Partner Mike, eh, baka pwedeng sabihan si, ng Pangulo si Putin na i-exempt tayo doon sa petrolyo. Sa atin ibigay. Sa atin ang ibigay. Supply sa Europe. Oo, total, kaibigan naman natin ng Russia. Joel. Na hindi naman mangyayari yun, ano? Sino naman tayo para ma-exempt? Eh, siguro, ang kailangan natin, magbisikleta na lang tayo at maglakad.